Hello mga kapatid, at least good morning. Salamat sa Lord sa bawat araw na tayo nagigising. Thank you Jesus na ito na ang pinakapaunahin natin ginagawa sa araw-araw. Ang manalangin at patuloy na magpasalamat sa Lord na tayo buhay pa. Thank you Jesus. Salamat sa Lord. Salamat sa Lord. Tayo araw-araw. Tulungan nilinis ng kanyang banal na totoo. Amen. Thank you Jesus. Ayun. Pagsimulan natin yung mga kapatid ay Mangangaral 7 verse 18. Praise God. Thank you, Jesus. And ito ang pagsimulan natin mga kapatid. One time to song. Amen. Thank you, Jesus. Huwag kang magpakalabis ng kabutihan o masamaan sa anumang kalagayan mo. Magtagumpay ka kung may takot ka sa Diyos. Thank you, Father God in heaven. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Sa tao ito na patuloy mo kami pinakalalahanan sa bawat araw na may nabuhay sa daigdig na ito. Lagi mo kami ginagabayan, kaya purihin ka, pasalamatan ka sa bawat utas. Ang aming magsalang, patuloy mong pinapatawaran. Ang aming mga karamihan, patuloy mong nilinis na yung banal na ito sa pangitan ng pagpapasa namin ng ito ng salita. Pinakalalahanan mo kami ang nagagabayan sa paglalakbay namin sa daigdig na ito. Ang manual of life na isunod ng alam ko mo para kami na may basahin ng ikaw ng handas ng Pentecost God and Jesus. Hallelujah. Mga kapatid, yan tayo nagsimula sa Ecclesiastes 7 verse 18. Hindi mo na kailangan magpalabis ng kabutihan o kasamaan. Magtagumpay ka kung may takot ko sa Diyos. Ayun, sa Diyos tayo mag-ako. Kailangan meron tayong banal na takot at pag-alang sa Panginoon na siya naglikha sa atin at na bigay ng anumang kailangan natin ng buhay, ng kalusugan, ng kagalingan kung meron tayong karoon tayo ng karamdaman. Ang magpapagaling sa atin sa yung ating dakilang manggagamot. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ayan. Magkamata. Ang tagumpay ka kung may takot ka sa Diyos. Ayun, kung may takot ka sa Diyos. Wala ka nang takot sa kung ano-ano mong bagay. Amen. Glory to God. Thank you, Jesus. Ayun sabi. 1 John 4:18. Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Ayun, kung may takot ka rin, yun, may takot ka kung kanin-kanin para kang pinaparusahan. Pero kung may takot ka sa Diyos, may kapanatagan. Kabaliktaran nga eh, pag may banal na takot, pag-alang ka sa Panginoon, panatag ka. Amen. Pero pag natakot ka kung kanin-kanin, natakot ka ng pag-alang ka o kung kanin-kanin, yun ay kaugnay, halos pinapusahan ka. Praise God. At ito nga ang nangyari kay Job. Tungkol kay Job ang ating mensahe ng mga kapatid. At ayun nga, kailangan kung may takot ka, may tiwala ka sa Lord. Amen. Glory to God. Thank you, Jesus. Ano sabi ni Job dito? Praise God. 3 verse 24 hanggang 26. Ayun sabi, karaingan. Karaingan ang aking pagkain, isipin mo, pagtitiis ang aking inumin. Ang kinatakutan ko ang siyang nangyari sa akin at ang pinakaayawan ko ang dumating sa akin. Just get it. Kasi pag kinakatakutan mo, edi halos yun lagi iniisip mo, yun tuloy ang nangyari. Hallelujah. Hindi ako mapalagay, wala akong kapayapaan. Kaguluhan sa buhay ko ay walang katapusan. Kapag walang kapayapaan ka sa loob mo, walang katapusan o ang kaguluhan sa buhay mo. Kasi nasa kalooban mo yung takot mo, yung pag-alala mo, kaya parang nga namang pinaparusahan. Ano, tama naman. Sabi sa 1 John 4:18, hallelujah. Pero pagka may takot ka sa Lord, panatag na panatag ka. Amen. Thank you, Jesus. Yung lahat daw ng kinakatakutan ni Job, yun nangyari. Yung naranasan din mo ako, naranasan ko yung mga kapatid. Matakot tayo sa Lord at tayo. Magkaroon ng kapayapaan. Thank you, Jesus. At hindi patuloy yung panalangin para sa ating kapakanan ng daigdig, lalo pa ngayong panahon ito, napakarami nangyayari. Hallelujah. Kaya kailangan natin talaga tutunginti sa Lord sa anong magkagawa natin sa araw-araw. Amen. Glory to God. Thank you, Jesus. Ayun, sinabi ni Job, lahat daw na pinatakutan, yun daw nangyari sa kanya. Tama naman.
Kasi kung ano nga ka nagtatag, bilang yung iniisip, ayun, ayun, tuloy ang nangyari, hallelujah. Kaya patuloy tayong acting positive daw, declare positive in Jesus name. At saka siyempre yung ginagawa natin, dapat positive yun. Job 1 verse 1 hanggang 5, mga kapatid. May isang lalaking nakatira sa lupain ng cross. Nanagangalang Job. Sa isang mabuting tao, sumasamba sa Diyos at umiiwas sa masamang gawain. Ayun, sumasamba sa Diyos si Job. At mabuting tao siya. Praise God. Thank you, Lord. Nasabi, meron siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Marami siyang tagapaglingkod at siya ang pinakamayaman sa buong silangan. Ayun, pinakamayaman siya sa buong silangan. Pero, ayun, mabuting tao ko sa 7,000 ang kanyang tupa, 3,000 ang kanyang kamelyo, 1,000 ang baka, 500 ang asno. Nakaugalian ng kanyang mga anak na lalaki na kanihaniling magdaos ng handaan sa kanilang bahay at inaanyayahan nila ang kapatid ng babae. Tuwing matatapos ang ganoong tandaan, ipinatawag ni Job ang kanyang mga anak para sa isang ritual. Maagang nabangon si Job kinagwasan upang mag-alay sa Diyos ng handog na sinusunog para sa kanyang mga anak dahil baka lihim na nilapastangan ng mga ito ang Diyos at sila'y magkasala. Thank you, Jesus, sa mga salita ito na may natutunan tayo. Ang grabe tayo mag-alaman. Ito lagi natin ang pagdaratiwala sa loko. Isa lang ang makapag-ingat sa ating mga anak at sa malayong mga anak natin. Hindi lang tayo ingatan po. Kayang ingatan niya ng Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ang ibig sabihin ng dito yung matakot tayo sa Lord at ipagdaratiwala natin sa kanyang lahat. Kasi siya lang ang makapag-ingat sa atin. Ayun, ito yung pinakatakutan ni Job. Parang wala isang tiwala sa mga anak niya. Tapos ang nawala na rin siya ng tiwala sa Panginoon. Kaya ligtas ng mga anak mo. Nasagot, baka daw, baka. Lihim nilang lampastangan ang Diyos. Sabi dito sa ating binasa. Bless God. Thank you, Jesus. Ayun. Kung bakit naman lahat ng alam din ng katawutan ni Job ay yung nangyari. Pati talagang itong nangyari kay Job ay hindi natin kaya. Thank you, Jesus, naman sa... Pero maraming mga taong nakaranas itong karanasan ni Job. Dahil sa masasamang tao din. Kaya halos nagpakahirap sa ibang bansa. Tapos yung pamilya niya ay... Ayun nga yung nangyari. Naalala ko lang mga patid. Parang si Job din. Ano mo? Hindi lang ano kadami matupat. Halos lang. Salamat sa Lord na... Marami na nakalungo. Si tatay, bless God, thank you Jesus, ay ang tagal na pala hindi natin alam. At tunay nga naman kung anong kinakatakutan, ngayon nga ang nangyayari, kaya nga sabi doon sa John 4:18 ang takot daw ay kaugnay ng paroksal ng presidyo. Matbuting tao siya, matuhid, may takot sa Diyos, umiiwas sa masamang gawain, pero yung mga anak niya ay inaalala niya kung ano man, tsaka yung pag-ilasing-lasing ng pag-iingman niya, wala talagang may tulungan na mabuti. Bago matapos ang taon, minensahe natin yung naman na lagi nagpapalala ang Panginoon. Huwag natin paliwalay. Yung mga babasa natin doon sa Biblia na manangyari na noon. At maaaring mangyari pa din kaya palala pa. Panaban natin ay prayer. Bless God. Thank you, Jesus. Sa mga salitang ito na may natutunan tayo, nagpapatuloy ng Diyos sa buhay nito. Kung masahin natin, oh, grabe yung mga dinanas niya. Sa bandang muli, binalik na ng Lord ang lahat ng mga nawala sa kanya, dinubli pa nga dahil nagtiwala sa Panginoong Yahweh. At lagi siyang nakipagkatiwiranan siya. Hallelujah. At sinagot naman siya niya sa aklat na ng Diyos. Praise God. Thank you, Jesus. Nagpapatuloy ng Diyos sa buhay natin ito. Ayun. Tayo nga dati sa ating pinagsimulan, di ba? Hindi mo daw kailangang magpakalabis ng kabutihan o kasamaan. Kasi kung magpakalabis ka ng kabutihan, aabusihin ka din naman. Pag nagpakalabis ka ng kasamaan, mapapahamak ka. Hindi mo daw kailangan magpakalabis ng kabutihan o kasamaan. Magtagumpay ka kung may takot ka sa Diyos. Kung may takot ka sa Diyos, panatag ka. At lahat ay pagkatiwala natin sa Lord. Amen. Thank you, Jesus. Ay, nangyari kay Job, lahat daw ng kinatakutan, yun daw ang nangyari sa kanya, yun sa ating binasa kanina.
Job 3 verse 24-26. Hallelujah. Ngayon, lugsong na din natin. Kasi pag may takot ka, parang wala kang tiwala sa Lord. Kaya kung anong pinakatakutan mo, di yung lagi ang iisip mo. Ayun tuloy ang nangyari. Ayun talagang. Ayun tuloy ang karoon pa ng takot. Magalang sa Panginoon. Siya lang yun natin iisipin. Pag-ingat sa atin, sa buong sambayan natin, sa buong tawan natin. Sabi na, yung ating mga nag-love sa atin ng Lord na blessing. Pinabakuran natin sa magitan ng panalangin. Ating mga mahal sa buhay. Yes, God. Pinabakuran natin sa magitan ng blood cover. Thank you, Jesus, sa mga biyayang pinag-love sa atin sa bawat araw. Thank you, Jesus. Kaya kailangan natin magkaroon tayo ng madal na takot sa Panginoon. Mapanatag tayo. Lord, kaya tayo. Ito rin sinabi ng Panginoong Yahweh kay Jeremiah. Sabi, umanda ka, sabi ni Yahweh kay Jeremiah, bless God. Umanda ka at magpakatatag. Sabihin mo sa kanila ang lahat ng inuutos ko. Huwag kang matakot sa kanila. Kundi, hayaan na kitang matakot kung ikaw ay nasa kalagitnaan nila. Pag natakot ka, hayaan ka daw ng Lord. Matakot nga kapag nasa kagalagitnaan ka. Hindi lang sa kagalagitnaan ng mga pagsubok. O pag natakot ka, hayaan ka nga niyang matakot. Thank you, Jesus. Sa mga salitang ko, matalinga ka. O may makuha tayong aral dito at maging matatag tayo. Kasi nung si niya sa gitna ng mga patitikas. Thank you, Lord, na dahil sa mga salitang ko, ay lumakasin ang Lord natin. Ay tuloy na rin natin mga kapatid hanggang sa 19. So, bakit pakinggan mo itong mabuti, Jeremias? O, si Jeremias naman dito ang, ano, si Job, si Jeremias. Ay, tapos na sila. Ang pinag-usapan ngayon ay tayo, mga kapatid. Praise God, may makukuha tayo dito. Dagdag na pala ng pagkakanya. Dagdag ka na. Kailangan magpatatag tayo at magtiwala sa Lord. Kung sa lagitnaan na tayo ng mga kung ano-ano man niya. Manindigan tayo at pagkatiwala natin sa Panginoon. So, nasa gitna na nga tayo ng kung anong gitna ito, mga kapatid. Hallelujah. Gitna ng problema, ng mga pagsubok. Lahat yan ay ang usap na naman ang pasigat. Kailangan natin kumapit sa Kanya. Kasi hindi talaga natin kaya sa ating sarili. Amen. Bawat isa sa buong Juda, kasama na ang mga hari, mga pinuno, mga pare, at ang buong bayan ay kakalabanin ka. Thank you, Lord. At si Jesus nga, di ba? Ngunit hindi sila magtatagumpay, magiging sintatag ka ng isang lunsod na ligtas sa anumang panganib. Amen. Lord to God. Silgibay ng haliging bakal o pader na tanso, hindi ka nila matatalo sapagkat iingatan kita akong si Yahweh ang may sabi nito. Amen. Ayun, kung sa gitna man tayo na kung anumang gitna, magpatatag daw tayo kasi hindi tayo papagyaan ng Jeremias 1 verse 17 hanggang 19. Praise God. Ayun, pagtatin ka daw. Ligtas. Ayun, hindi ka nila matatalo. Sapagat iingatan kita akong si Yahweh ang nagsabi nito. Ayun, si Yahweh mag-iingat sa atin. Praise God. Kailangan na tayo magkaroon ng banal na takot at pag-alang sa Panginoon at pagkatiwala natin kung ano man ang ating mga alalahanin sa buhay kasi siya lang ang makakapagligtas at makatulong sa atin sa bawat araw. Amen. Sa bawat araw, napakarami na po pinakaharap. Hindi na natin kailangan magkalabis ng kabutihan o kasamaan na magtagumpay tayo kung meron tayong takot sa Diyos. Hindi ka nanakot ang Panginoon. Napakabuti niya. Mahal na mahal niya tayo. Kailangan natin magkaroon bala ng takot at pagalang sa Kanya para tayo magkaroon ng panataka. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus, sa mga salitang ito na may natutunan tayo. Thank you, Lord. Ayun. At dito tayo magtatapos, mga kapatid, sa pinagsimula natin. Amen. Ecclesiastes 7 verse 18. Yes, God. Kaya patuloy lang tayo manalig sa pangkanuman yung karanasan natin ngayon. Meron tayong Diyos na buhay at pangyarihan sa lahat na nag-iingat sa atin. Praise God. Hallelujah. Ano sabi? Huwag kang magpakalabis. Ayan. Ng kabutihan o kasamaan sa anumang kalagayan mo, magtagumpay ka kung may takot ka sa Diyos. Ayan. Kasi labis ang kasamaan mo, mapapahamak ka din o mapahamak ang iba. Kung labis ang kabutihan mo, maaabuso ka. Kaya magtagumpay ka kung ano mo. Kung may takot ka sa Diyos, glory to God. Thank you, Lord. Hallelujah. Ayun. Kung may natutunan tayo ng
kapatid sa atin. Pinag-aralan sa atin na ito. Palala pa rin ng Panginoon. Dito ako, dinala ng Lord sa mga verse na ito. Hindi natin kailangan matakot. Kani-kanino, kailangan magroon tayo ng banal na takot at pag-alang sa Panginoon para magtagumpay tayo. Kasi sabi naman, iingatan daw. Si Jeremiah, si Job, ayun. Ay, tapos na sila. Pinag-usapan ngayon tayo. Itong mga setong to, may tutunan tayo at nagkatatag lang tayo at manindigan. In the name of Jesus. Amen. Glory to God. Thank you, Father God in heaven. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, mga kapatid, sa pakinig. At sa pagsunod natin sa setang ito. At ngayon ay mapakinabangan natin sa araw na araw natin pamumuhay. Amen.